Good evening, class. Okay. Kamusta kayo? May mga question kayo or clarification na gustong tanungin. Okay. So, pwede niyang i-chat sa comment section before mag-start. Okay, shout out pala sa 14 viewers na nanonood ngayon. So, ang topic natin ngayon is all about the plumbing. So, within a few minutes, mag-start ako ng discussion. Any question, clarification na gusto na tanungin dyan, i-comment nyo agad. And then, possibly na masasagot ko. Any question, clarification na gusto nyo tanungin before I start? Pwede talaga, no? Pwede ko talaga sagutin. Good evening, Sir Jomari Tangin Pinote. And, Sir... Good evening, Jude Drops. Saan po ba kayo na gano, sir? Fresh T-grad po, sir, BTLN. Good evening, Ma'am Pamela. Okay. Saan po pa, ano po ba si, you know, si Jude Drops? Babae po or lalaki? Huwag kayong mahiya magtanong sa akin kasi ako naman, willing naman ako magtulong sa inyo. Mabuti nga, nung kayo nag-review is merong free lectures sa akin, Cavite State University. Akala ko sa Iloilo. Nung sa aming time, hindi kasi ano, si Sir Dex na lang nagtulong sa akin about ng mga reviewer and then research. And then later on, na improve ko yun through research. Research is very important class when ano, Ma'am LPT na tayo this year. Ah, okay. Kaya yan, LPT na. Basic lang yung ano. Basta, the board exam is you have to focus and be humble to yourself na hindi mo may ano kasi may mga tao kasi na sabi nila parang hindi lang sila ang gustong matuto. That is not a good attitude. When you are taking the board exam, consider mo na ano, hindi talaga lahat ng subjects is alam mo. Ako yung mindset ko na gusto ko matuto sa lahat ng mga ano, ng mga aspects. Biruin mo, no? Yung TLE is made up of 20 areas ata. 20 areas. And then, compiled in a one area lang. So, ganun kahirap yung TLE. Pero of course, syempre, malapit na yung board exam. Siguro mga 80 days na lang. So, 80 days is, ano, is very short amount of time. Short amount of time sa, ano, sa review. Good evening, Ma'am Resti. Good evening, Sir Jose. Si Sir Jose po ba? Teacher na po ba? Okay. So, any question, clarification? Before I start, wala kayong question? Tanong kayo kasi wala. Di naman ako magtitake ng board exam. Okay, any question? By the way, ano, TMC holder din ako. And may capability talaga ako na magturo about trainer's methodology. Mahirap kasi yung trainer's methodology kapag wala kayong tinatawag na TM, mag-iba. Iba yung nasa concept. Iba talaga yung pag pinag-aralan mo yung tinatawag na concept about TM. Kasi, dun mo malalaman yung mga iba't ibang klase material gaya ng mga training session plan. Good evening, Sir Rami. Good evening, Sir Rowida. Sir po ba, Ma'am? KJ Ramos. May isa. Hindi po ako nagbebenta ng mga ano, ng ilang beses ko na sinasabi sa inyo, hindi po ako nagbebenta ng mga reviewer or personal reviewer. Hindi ko talaga ano, personal reviewer ko kasi yan eh. So, ginawa ko yan, it's mismo personal. So, and again, hindi talaga ako nagbebenta, hindi ako, ayaw ko kasi mga ano, bansagan na scammer. Okay? Clear? Tandaan niya, good evening, De La Torre Moreno Jandi. Okay, if there's a leaking in the water supply of a lavatory in sink, water closet, which valve are you going to shut off? Isa pa to, during the board exam, pwede mo rin isagot dito yung 90 degrees. Isang question pa dito, similar, 90 degrees. Mabuti siguro noon, ng 8:30 yung live natin kasi maraming nanonood. If there's a leaking in the water supply of lavatory, so, ano sa tingin yung tama sagot dito?
Okay, sorry. Medyo ano, may naayos na ako. Ito, ang question na ito, pwede rin ang itanong dito is 90 degrees. Pag may nakita kayong 90 degrees, parehas din yung question dito. The same rin yung sagot doon. Ang check valve, na tinatawag na check valve, is in a single way, isang directional, unidirectional. Kapag walang check valve, automatic na non-return valve ang isagot mo. Pero ang question kasi is lavatory, sink, and water. Okay, good evening, Sir Greg. Okay, ang glow valve, hindi yan ang tama sagot. Pero ang tanong sa gate valve, tanong naman sa gate valve, is leaking faucet. Ito, sinasabi ko na sa inyo yung mga ano dyan, yung mga keywords, and be very mindful about that. Take note nyo agad yung ano, yung mga sinasabi ko, kasi alam ko yung mga concept, binabasa ko talaga ng maigi yung ano, yung mga concept about dyan. So, good evening, Sir Marcus dyan. Okay, so, ang tama sagot dito is, puro A sila dito, no? Bakit puro A kayo? Leaking water supply, lavatory, angle valve. Bakit ano? Bakit? Good evening, Ma'am Jenny. Ito, lavatory, supply, sink tub. Kasi, bakit tinawag yun na angle valve? It's because may angle siya na naka 90 degrees. Clear? Ito, lavatory, sink, water, closet. Kung ang tanong dito sana is leaking faucet, automatic gate valve ang isasagot nyo. Pero hindi ano, hindi kasi leaking faucet ang tinatanong dito. Ang tinanong dito is lavatory, sink, and water closet. Ayos? Clear ba? Clear po ba? Okay, clear. You have to participate class kasi ang participation is very important. Ang angle valve, tandaan nyo, water supply, in laboratory, sink tub, and 90 degrees. Kapag may nakita kayo 90 degrees, automatic angle valve ang isagot nyo. Pag sinabi mong ball valve, yung ball valve na yan is may bola talaga sa loob niyan. Yan yung nagkakreate ng ano, tinatawag na pressure. Yung bola na yan, yung rotary motion na yan, is yan yung nagkakreate ng rotary motion and yan din yung nagkakreate ng pressure. Okay, ball valve. Ang gate valve is ginagamit yan kapag leaking faucet. Ang may keywords dyan is leaking faucet. Leaking faucet, gate valve. Ang glow valve naman, tandaan niyo yung, ano, yung symbol na ito. Ginagamit ito sa mga industrialized. Good evening, Ma'am Hana. Industrialized, pang malaki yan ito. Usually ginagamit ito sa mga industry and also yung sa, ano, sa mga Bureau of Fire. Kadalasan nakikita ko ito sa Bureau of Fire Protection. Malakihan kasi yung ano, bulk, bulto-bulto yung ano, yung kinukuha nilang tubig. Ang inlet valve, di ba may ano, ang inlet valve is ginagamit yan sa may pressure sa mga CR. Kapag ang tanong dyan is cistern, reach the maximum level, automatic inlet valve ang isagot mo. Clear? Ang check or non-return valve, ito, bakit tinatawag niya non-return valve? Kasi unidirectional. Isa lang yung direction. Clear? Para sa inyo, yan ha, tandaan nyo, one direction or unidirectional non-return. Non-return. Ang ano naman, yung float valve, ang simple lang yung principle ng float valve. Yung float valve, halimbawa, ito yung ball niya. Okay, ito yung pinaka-reach determined level. Halimbawa, yung ball valve niya is na-reach niya yung, ano, yung pinakaitaas, yung peak. Automatic. Mag-ano na, mag-stop niya yung, ano, yung supply ng tubig. Kasi na-determine na yung reach or maximum level ng water. Yan yung ang principle ng tinatawag na float valve. Inlet valve, sir. Ang inlet valve, ginagamit yan sa CR. Ito, sir, ang itsura ng inlet valve. Ang paggamit yan sa exam is, tandaan nyo ha, cistern, parang ano, determined level, reach the determined level, consistent, patang. Ganon, ang yung mga pag-attack sa question. Ako, sinasabi ko na sa inyo, yung mga technique and strategy, kasi ganon ako keywords lang. Okay. Ito, it's a valve that allows a medium to flow in one direction.
and fitted to ensure that the medium flows through a pipe in the right direction where pressure conditions may otherwise cause reserve to reverse flow. One direction. Hindi siya pwede mag-reverse kasi unidirectional siya. Ano sa tingin yung tamang sagot dito? Good evening, sir. Thank you. Baka ano ko yung class, no? Wala na kami kasi wala na akong load bukas. Gusto ko sana mag-live. Baka naman, sponsor ng load. Ito yung GCash number ko. Baka may stars kayo dyan, class. Paki ano naman? Paki... Baka naman, malaking tulong sa akin yung, ano, yung stars and GCash. Hey, ano sa tingin yung tamang sagot dito? Pwede rin isagot mo non-return valve kasi wala yung non-return valve. Ano yung alternative ng tinatawag ng non-return valve? Sinabi ko na paulit-ulit yung mga concept kasi gusto ko na magkaroon na may top-notcher. Yung student ko from other review center, 0.20 na lang or 0.10, babae at lalaki, papasok na sana sa top 10. Kaso lang, talagang mahirap yung TLE. 0.10 and 0.20 na lang talaga yun. Parang alam ko from UP yung ano yung student na yun. UP and from other Manila school. Kaya ano sa tingin niyo ang tamang sagot dito? Ano sa tingin niyo? Wait lang, picture lang ko muna. Plus, nung ako ang nagre-review, medyo na ano talaga ako nung review ako, nahirapan ako maghanap ng mga live discussion about TLE. Si Sir Dex lang at si, ano, si Sir, ano pa yung isa, si Sir Chan, yung nakita ko. And, napakaswerte nyo kasi yung mga videos is nakaano naman, hindi ko naman pina-private. And, you have to access it. Kung may mali ako, you have to ask me, okay na naman sa akin yung kasi gusto ko naman i-give correction. Okay? Ang tama sagot dito is check valve. Check valve. Kasi, if walang check valve, non-return valve. Clear? Yung ano yan, ito pa like explanation kung bakit one direction yan. Ito yung nagpipigil, yung spring na yan. Ito kasi, halimbawa ito yung non-return valve. Ito yung ano spring or tension niya. Yung spring na yan is, yung may enter ng water is nasa gitna, medyo sa nasa gitna, and then yung spring na yan is hindi yan magpe-prevent ng backflow. It's because may trap yan. Yan yung trap na dito. Kita niya sa picture yan, yung pinapoint ng mouse ko, yung brown yan, yun yung stopper. Yun yung nagpe-prevent para hindi mag-backflow. Yan yung purpose ng spring or trap sa ano, sa loob ng check or non-return valve. Ilang beses na ako nagbukas nito. Which angle valve used to control the flow under the kitchen bathroom test. Which valve controls the entry of the water storage cistern? Ito mga cistern. And when the water level has reached, ito na sinasabi ko, yung kanina sinabi ko, pag na-reach niyo yung bowl, ganon. Ano sa tingin niyo tama sagot dyan? Okay, lagyan niyo ng number yung question. Baka naman, sponsor ng load na bukas kasi wala na tayong load. Wait lang. Ano sa tingin nyo tamang sagot dito? Float valve. Tandaan nyo ha, kapag may mga cistern or tank, automatic float valve ang isagot nyo. Yung ball valve is yan yung nag-create ng pressure. Yung gate valve, hindi. Non-return is unidirectional. Kaya float valve yung tamang isagot dito. Napaka-basic na mga question na ganito. Alam ko na makakaya nyo ang mga question na ganito. Ito, lubas ito ng, ano, ng mga previous let. So, ano sa tingin yung rubber funnel shape instrument attached to the end or handle for unblocking the clog's toilet
toilets, sinks, and other drains. Ano sa tingin nyo? Plumber snake, plunger, pipe threader, or pipe wrench? Lumabas yan. Huwag nyo kalimutan yung mga question na ganyan. Ito lumabas ito noong October. October ata. Hindi ko alam po yung ano yung exact question dyan. Pero alam ko lumabas ito. Sinabi lang kasi ng ano ng isang student. Ito, elimination technique. So, automatic elimination technique ang gagamitin natin. So, yung pipe wrench is ginagamit lang yung pag-adjust ng mga bolts. Ang pipe threader, by the word itself, automatic naman. Nag-thread ng ano ng mga pipes. It's either PVC or mga metals. By the way pala, yung pag answer mo na sa board itself is dapat meron kang tinatawag na ano, elimination technique. So, these are the chances mo na mataas yung board rating mo. It's because na-eliminate mo na yung mga maling sagot. Yun kasi yung pinaka-important, hindi lang puro ano, puro mastery yung ano, yung learning sa ano, sa board exam. Important din yun kung paano ka mag-attack ng question. Test taking strategy is very important. Ang plunger, ito yung tamang sagot. Yung ano, parang ginagamit mo sa CR pagbara. Yung rubber na yan, yung tinatawag na plunger. Pero yung plumber snake, yung ginagamit lang yan kung hindi na talaga kaya ng ano, ng plunger. Okay? Ang first option talaga para mas safer is plunger. Pag hindi na kaya ng plunger, gagamit ka ng tinatawag na plumber snake. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo, ang plumber snake, paggamit niyan sa exam, is semi-rigged auger. Semi-rigged auger. Clear? Plunger. Ito yung, ang pipe wrench, tandaan niyo, or tinatawag na yabby tubo. Okay? Malaki yan to. Ito naman yung plunger. Ito yung tamang sagot. Plunger. Pipe threader. Ang pipe threader, ito yung ano, tinatawag na stuck and dice. Stuck and dice. Pero be careful po sa paggamit nito kasi masisira yung tools. May paatras na ganun na movement. Hindi mo talaga, meron kasi may lock yun eh. Dapat tama yung lock mo. Kung hindi tama yung pag-lock mo, mag-create talaga na magiging dull yung ano, yung threader niya. So be careful sa paggamit nito para mapahaba yung tinatawag na lifespan. Okay, ito naman yung tinatawag na plumber snake. Ang plumber snake kapag hindi na kaya ng rubber panel or yung tinatawag na plunger, gamit ka ng tinatawag na plumber snake. Plumber snake is very important. Ito, screenshot nyo. Important yung mga keywords na yan. Use when dislodged or difficult plumbing clogs when plungers and drains are cleaners and fail. Kapag hindi na talaga kaya, kagaya ng nangyari sa inyo, so, paggamit nga natin tinatawag na plumber snake. In which type of pipes does potable water travel? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin yung tamang sagot dito? You have to participate class kasi your participation is very important. Nagre-retain ng information yan. Lahat ng drills ni Sir Melvin, ano, talagang participate ako. Pre-lecture niya and live discussion. Talaga, legit talaga, sir. Ako lang magsabi sa inyo. Kaya yung reason bakit mataas yung mga Prof. Ed, Gen Ed, and si Sir Dex is reason kung bakit mataas yun yung nakuha ko sa TLE. Which pipe does not a potable water? Yung plastic or PVC is commonly used yan. Automatic mali. Clear? Okay, Ma'am Gracie, bibigyan kita ng isang chance. Dewpops does potable water. Ito yung mga ginagamit sa Amerika. Cast iron. Mali. Between A and B. Ano sa tingin yung tamang sagot dyan? Sir Noli, sure ka na ba sa letter A? By the way, huwag niyong sabihin naman na mag-chat kayo na, good evening, Ma'am Juana.
sabihin niya sa akin na, "Sir, good eve," ano? Ano po yung sabi niya sa akin to? "Kumain ka na ba? May girlfriend ka na ba?" Pero wag, dapat seryoso kayo sa ano, sa exam, huwag kayong magtanong ng ganun kasi hindi ko talaga ano re-reprehend kapag ganun yung ano yung mga questions niyo. Dapat kung may mga question kayo, ganun dapat straight to the point, huwag kayong mga love life kasi hindi naman importante yan. Unahin niyo yung board exam niyo. Very important. Ang tamang sagot dito is galvanize. May iba't ibang klase ng PVC pipe. Yung PVC pipe, paggamit niyan sa exam, is the most commonly used material. Okay? Conduit or material. Sa electrical, most commonly used din yung PVC. Okay? PVCU is the most common PVC type and pipes in fittings. PVCO ito, pangmalakihan ito for dinking. Pero ang PVCO is ginagamit lang yan sa mga malaking ano, hindi naman tayo gumagamit ng PVCO sa Pilipinas. PVC, sinerch ko lang ito pero I don't think na hindi pa ako nakita. Pero nakita ako ng CPVC, ginagamit ito sa ano, sa mga drinking na ano na hot and cold water temperature. Pero mas safe talaga yung tinatawag na galvanized. PVC high is a material choice for hindi. Ito naman yung ginagamit sa usually nakikita natin ito sa ano, sa ating mga ano, sa mga Maynilad or mga ano, mga sa amin sa dito, ito yung ginagamit sa ano, sa mga long mula sa ano, sa water distributor, ito yung ginagamit namin, yung PE pipe. PE pipe yung tawag diyan. Yung itim na yan ha, tandaan yung PE pipe yan. O tinatawag na polyethylene plastic material. Ito na yung GI pipe. At GI pipe, dito na bilong yung tinatawag na galvanized. Pag sinabi mong galvanized or metallized material yan. If you want to estimate the number of PVC pipes needed from your house, the main supply, what is the standard length of the PVC pipe that you are going to use? Ilan yung ano, yung isa kalayon, yung one length. Diba 10 feet yon, approximately 9 point something. Okay, pero walang 10 feet dito. Paano kayo mag-convert niyan? Ano sa tingin yung tamang sagot yan? Pero alam ko yung 10, hindi 10 feet eh. Kung exact number yung pinag-uusapan dito, hindi siya 10 feet. Parang 9 point something, malapit siya sa 10 feet, yung isang length or isang layon. At ewan ko ba kung ano yung tawag dun sa ano, one, sa Tagalog, sa kalayon, sa amon, sa Iloilo. Okay. Sure na ba, Sir Nolly? Ma'am Gracie, sure na ba? Ma'am Ira? Ang tingin nyo tama sagot dito? 20 feet is ano na? 2 ano na yan? 2... Dalawang length na ng ano, ng tubo. 6 feet mali. 20 meters mali. Ang sagot dito is 3 meters. 3 meters talaga. Letter A. Letter A, tandaan nyo ha. Kung walang 3 meters, automatic 10 feet. Pwede rin isagot. Or one length. Tandaan nyo ha. One length. 3 meters and 10 feet. Pwede rin isagot dyan. Okay, screenshot nyo. Kung GI pipe, 6 feet. Okay, standard length of PVC. Ang ibig sabihin ng PVC is polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. How many PVC pipes can be installed in a 7.50 meters distance? Tingin niyo ang tamang sagot dito? How many PVC pipes can be installed in a 7.50 meter distance? Ito, sinabi ko kanina. 3? Isang length? 3. Divide mo na sa 3.
3, another 3. And then may kalahati ka pa. So 7.50. Okay? May 0.5 ka. So automatic may 0.5 yung mga sagot dyan. Ano tingin nyo tamang sagot dyan? 3, 6. Okay? Kalahati ng ano, ng ano, di ba, 1.5. So automatic may kalahati yung sagot. Sir, nag-MacBoard kami kay Sir Melvin, 73 out of 150. Baka yung ano, i-recommend mo ako kay Sir Melvin. Idol ko yan, Sir Melvin. Okay lang yan, ako mababa nga yung score ko. Letter C. Tandaan nyo, ito lang yung discarte. Discarte, basic yan. 3 plus 3 plus 1.5. Yung hindi mo pwede kasi yung given naman is 7.50 eh. So you have to half ng ano ng 7 3. So 1.5. So 7.50 is 2.5 pieces. Letter C. Ah, sorry, mali. Letter C yung tamang sagot dito. Sorry, ah, letter C yung tamang sagot dun. 7.50. Tandaan nyo, mali yung ano, mali yung 7.5 is 2.5 pieces. Sorry. Kanina ko lang kasi na, ano, na edit. Sorry, sorry. 2.5 pieces, ha. 4, 7.5. Wala na, marami nang nanonood pero wala naman nagpa-participate. Okay. A plumber wants to create a thread outside pipe by hand. Which tool is appropriate? A plumber wants to create the thread outside pipe by hand. B. Parang mali yung question ko dito, ah. Create a thread. Sorry, mali yung question ko dito. Kulang yung question ko dito. Skip ko na lang. Okay, skip ko na lang. Good evening, Ma'am Queen and Jenna and Ma'am Silvia. Skip ko na lang ito. Sorry. Mali. Mali yung question ko dito. Sorry. Sorry, mali yung question ko dyan, ha. Kurang. Mali yung ano, sorry. Mali yung question. Okay, the following are examples of the plumbing fixtures. Except. Sorry, mali yung question ko doon kasi yung gusto ko talang isagot doon is ano ba yun? Vice grip holding tool. Yung vice grip talaga is holding tool. Sure na ba sa drainage? Ano ba yung ibig sabihin ng plumbing fixture? Or in a word na ano, fixture. Ano sa tingin niyo yung tama sagot sa fixture? Ano yung ibig sabihin ng tinatawag na fixture? The following are the example. Pag sinabi mong fixtures, class, naka-fix na. Hindi na siya mag-move. Yung ibig sabihin ng tinatawag na fixture. Yung urinals, shower, and water closet is naka-fix yan. Yung drainage lang, hindi kasi, ito, gamitin mo lang yung tinatawag na test-taking strategy. Yung A, B, and D is something related sa isang bahay lang. Yung drainage is napakalayo, class. Compare mo ito. Clear? Ayos ba yung diskarte ko? Ito yung ginagamit na tinatawag na elimination technique. Alin yung naiba? Sigurado, may chance na yung tama sagot dyan. Clear? A, B, and D is medyo duda ka kasi drainage yung pinakaiba dito. And movable naman yung tinatawag na drainage. Okay? Letter C. If the end of a PVC pipe is fitted with a male adapter, what fitting will be used to stop the flow of the water? If the end of a PVC pipe is fitted with a male adapter,
What is fitting will be used to stop the flow of water? Fitted. Tapos tingin nyo, plug, cup, or ang elbow, ganun yun. Tanong din is 90 degrees. Ang coupling, hindi yan. Between plug and cup yung tama sagot dito. Pero tignan natin kung ano yung tama sagot dito. Wait ah. Plug ba? Hanapin natin yung... Similar to plug, covers the end of the pipe. Covers up the end of the pipe. Parang ano pa sa tama sagot dito eh. Wait, if the end of the PVC pipe is fitted with a male adapter. So, mali. Mali yung, mali ito, mali. So, mali. Male is cup eh. So, dapat mali yung question. Okay, pero never mind na lang yung question. Pero ang Teflon, yung paggamit na sa exam niyan, is, yung Teflon is ano yan? Yung, kung may leak, ang ginagamit yan is pang ano? Pang higpit sa mga gripo. Ang ABS or cleaner naman or cement, yun yung ano material na ano, papadikit. Plumbing terms, tandaan yung fixture. Ang fixture is naka-fix. Yung fittings naman is, yung fittings is ano, ginagamit yan sa mga ano, ba tawag doon? Fittings. Para mag-lock yung mga materials, yun yung ginagamit na fitting. Drainage is not included. Okay, vent pipe is for air circulation. P-trap is... Ang ibig sabihin class, ang tanong sa P-trap kasi is sewer gases. So, sewer gases, yung mga toxic and non-toxic material is belong dyan. Okay? Pag tinanong kayo sewer gases, plumbing, P-trap yung isagot nyo. Ito naman yung tsura ng P-trap and J-vent. Bushing. Ito yung ano, nilalagay... sa ano sa end ng tubo, yung thread na tubo para magano mag allow yung ano yung smaller na ano na pipe sa larger na pipe. Basta may thread ito. Magkaiba po yung tinatawag na ano na coupling. Kung coupling ta sana, coupling is the same eh. The same yung sizes, the same yung sizes ng tubo. Ang union naman is madalian. Connect agad. Yun ang principle ng union. And yung plug, designed to an insert on the end of... Mali yung question ko. Sana dapat may female. Kung female yun, yung nilagay doon, female. Female. Kung female, mali yung question ko kasi balikan natin yung question. Sana ang question dito is, nilagay ko is, fitted with the male. Female. Kung female yung end niya, automatic, plug ang isagot mo. Clear? Pero hindi, mali yung question ko. So, bonus na lang yung ano, yung mga question na ganito. Ang cup naman is cover to an end. Clear? Elbows. Basta 90 degrees, tandaan nyo, elbows yan. Nipple. Okay, screenshot nyo lang yung nipple. Reducer, from a larger scale into a smaller scale, automatic nipple yung isasagot mo dyan. Ah, reducer, sorry. Walang audio. Good evening, sir, watching from Osmeña Avenue, Gihulgan, City of Negros of Oriental. Ano na ba yung ano, tinatawag na Negros? Separate na ba sa Iloilo? Clear po ba yung audio? Kasi sabi nyo walang audio.
Sabi niyo walang audio. Sorry ah, may mga error ako kasi kanina ko lang hapon na notice yung ano yung nag burn out kasi nung kanina at kahapon, so dapat natapos na yung slides ko kaso lang hindi talaga ano yung burn out. Y fitting, ang T fitting by the word is set, kung Y na letter Y yan, kung T fitting is ganito. Rain from the roof down ground to the passes through what pipe? Mula sa itaas, mula sa gutter, sa gilid, ano yung tawag dyan? And then pa going down, ano yung tawag dyan? Roof down to the ground, passes through the pipe. Roof down. Ang gutter, ibig sabihin niya nasa gilid yan. Ito yung tubo, yun. Ano sa tingin nyo yan? Ano yung anong tamang term dyan? Tignan ko lang. Baka naman sponsor. Ano sa tingin nyo? Yung tamang sagot dyan. Hinihinaan ko lang yung boses ko kasi medyo hindi maganda yung panahon. Ang vent sa exam is circulation. Air lang yung laman dyan. Gutter is sa gilid, so automatic mali na. A conductor, sa electricity naman yan. Walang connection naman dyan. So, ang tamang sagot dito is downspout. Tama yung mga sagot nyo. Sir, Ma'am Giselle, Mark Christian, Roesa, Jomari, downspout, tama. Downspout din. Okay, Sir Ronnie, Sir Ma'am Margie, tama yung sagot nyo. Downspout. Ito yung itsura ng downspout, oh. Ito yung sa gilid, ang yung puti na sa ibabaw na yan, yung tinatawag na gutter. Yung sa ilalim ng paganito, is yun yung mga downspout. Clear? Thank you, sir, sa free lectures sa YouTube, especially trainer's methodology and pag-share mo sa techniques sa answering sa PCCE March 2024. Hindi ko alam if ano, nakita na ba kita, ma'am. Kasi doon ako, lecturer din ako doon sa ano, sa review center. I was a scholar there. And I was a scholar sa review center na yan. Okay. Pero ano, message mo ako if ano, pumasa ka na. Sir, Ma'am Cherilyn, tama yung sagot mo. Every trap for bathtubs, lavatory, sink, or other similar fixtures shall be... Dito, medyo ano... Madali lang naman ito yung sagot dito. Rai-rai. Dones. Tabuena. Hindi ko alam, hindi ko pa nakita yung itsura mo, ma'am. Pero baka ano? Baka... Ano sa tingin niyo tama sagot dito? Yung fixed, tama yan kasi dapat maka-fix yung plumbing fixture mo, yung mga plumbing materials mo. Kasi kung hindi naka-fix, medyo magdidelikado yung tinatawag na na integrity ng work mo. So automatic by elimination technique, mali. Tight, automatic, tama rin. Mali rin yan. Mali, similar. So except every trap but nobody. Ano sa tingin nyo? Self-regulating ba? Wait, hanapin ko yung libro ko. Hindi ko na makita yung libro ko.
Ano sa tingin yung tamang sagot dito? Kasi parang ano, parang unsure ako sa ano, sa... Ay, sorry. Sorry po. Ito, skip nyo lang dito ah. Skip nyo lang sa number 12 kasi medyo ano, medyo nagkamali yung ano, yung pag-highlight ko ng sagot. Pero and I want to make sure na tama yung sagot ko. Ipo-post ko agad yung ano, yung tama sagot diyan. Plumbing now is also known as mali yung ano, mali kasi nagbibilisan ako kanina, nag-burn out ng tatlong beses. So ang yung battery ng ano ng laptop ko is ano na medyo alanganin na. Okay? The plumbing law is also known as ano? 7077 ba? 6422 ba? 1378 or 1378? 1387? Sir, hanggang 1 item po ba kayo? 30 items. Plumbing. Ito yung plumbing law is RA 1378. A plumbing law is designed for installation and governed to the set of rules of the National Plumbing Code. By the word itself, alam niyo naman ang ibig sabihin niyan. Kagaya ng mga Philippine Electrical Code, yun yung mga batas or mga Bible sa kanilang respective fields. A purpose of the plumbing code is the standard will protect the health of community faulty plumbing in a serious health hazard, which is through a toxic substance. Ito lumabas to sa ano sa exam. Kahit ganito ka basic yung question dito, siguradong lumabas ito sa exam nung ano, noong October. Which is a true toxic substance. Elimination technique, so gagamit ka ng elimination technique, so hazardous to human health. Ito yung samang sagot. Kasi yung bedpan and wash, kahit sabihin mo na bedpan yan, na-sterilize kasi eh. Not hazardous to human health. Tama naman. Kasi hindi siya toxic substance. A fixture drain for a laboratory. Tama. Yung ang mali dito is letter D. So tama yung sagot nyo, Ma'am Norma, Ma'am Janina, Cherry, Andruesa, and Sir Jomari. D. Sir Roy, tama po yung sagot niya. Sorry ha, if may mga errors ako sa PowerPoint ko dito. If hindi naman ako sigurado, ano, kasi mali lang yung na-highlight ko kanina. So, I want to, ano, babawi talaga ako sa susunod kasi nasira yung, ano, yung brand out kasi is nagkakaroon ng nagmamadali ako kanina. So, if you install a soil pipe, what is the standard pitch or slope? So, kapag nag-i-install ka, mayroon tinatawag na ano, pitch or slope. Hindi talaga yung standard na ano. Ang purpose niyan is para mag-ano rin, regulate. Ito napaka-basic ng question na ito. Alam niyo to, ilang beses na ito na binabasa sa mga ano, sa mga reviewer. Lumalabas ito sa mga personal reviewer na mga nakita niyo sa mga internet. Ganito yung sagot, 2%. Okay, tama po Sir Roy, Ma'am Juana, Sir, Ma'am Sylvia, Miguel, Jomari, Sir Janina. Tama. Pero tanong ko lang, saan ba kayo nagre-review?
Tanong ko lang kung saan po ba kayo nagre-review? Pwede magtanong saan kayo nagre-review? Ayan nyo. What do you call the those flexible waterproof ribbons covering athletic pipes to joints to prevent leakage? Nag-review po ako kay Center tapos kay Sir Melvin. May review center ba si Sir Melvin? Online po, sir. Self-review, self-review. Kay Sir Brian po. Yung kay Sir Brian, nagkaroon ako na ano ng isang review doon. Ano? Dalawa pala kasi yung kay Sir Dexter sa face-to-face. And then sa ano kay... Okay, magaling, mga magaling yan si Sir Dexter and si Sir Chan. Magaling yan. Ako talaga low level pa ako. Medyo mahina pa yung level ko. Hindi pa naman na talaga ako expert. Pero kasi yung ano expertise ko is test-taking strategies. Hindi naman sa mayabang. Gusto, yung ano specialty ko talaga is yung mga paano mag-take na exam na hindi mo talaga alam yung mga question. Yun talaga yung tinuturo sa amin. Sir Chan. Magaling din si Sir Chan. Sir Jo Marie. What do you call those flexible ribbons? Okay. Elimination technique, mali na yung tape. Rubber band. Yung rubber band, hindi pwede. Masking tape, lalong masking tape kasi yung masking tape is mababasa yan and hindi na siya ano, gano'ng ka-sticky. So automatic, Teflon ang isagot mo dito. The following are good plumbing practices except. Ano sa tingin niyo ang tama sagot dito? Following are good plumbing practices except. Wait lang, may tumatawag. Wait lang. Man, sponsor ng low dyan. Ma'am Ruweza, letter C ba? Tingin nyo, bigyan ko nyo ng chance. Letter C ba yung tama sagot dito? Sure na ba? Sure na ba letter C yung tama sagot dyan? Kasi, bigyan ko nyo ng chance. Letter C ba? Ang rainwater has harvesting is tubig ulan. So, good plumbing practices yan. Automatic letter D tama. Gray water cycling. Tama rin yan. Eh, kahit madumi na yan, gagamitin na pa. Pero in a good way. Water conservation, obvious naman. Kasi, tama yung sagot. Let me see. Sure na sure ah. Napaka-basic ng question. Pero kapag nilagyan ko to ng mga mathematical solving, siguro medyo exciting dito. Meron talaga class. Gusto ko yung ano electrical solvings and APA na solvings. Gusto ko sana kasi wala akong StreamYard na ano. If you want to invite me na merong ano, may StreamYard na ano. Merong StreamYard na may pen or Google or Zoom na may record na may live discussion. Pairamin niyo ako. Libre ko na yung discussion ko. Clear? Which tool is appropriate to be used in a plumber wants to tighten and loosen pipes? Okay, eliminate agad. Eliminate agad. Mag-take sa board exam, mag-eliminate agad. Butane torch is ginagamit yan sa pag-bend ng tubo. Yung ano, yung may apoy. Yun yung ginagamit namin sa electrical pang-bend ng tubo. Or marami rin purpose. Wants to tighten and loosen. Pipe cutter, elimination technique, mali. Sir Jo Marie Arnel. Jo Marie Miguel. Ma'am Queenie. Ito yung mga student na gusto ko yung nang participate active.
Which tool is appropriate to tighten? Sorry, kanina, mali yung ano yung na-slides ko. Moana aim. If you use a plumber wants to tighten and loosen pipes. Butane torch, mali. Walang letter X, sir, Aneb. Tama, sagot nyo. Letter C, pipe wrench. Kung gusto mo talaga pipe wrench, gamitin mo. Or tinatawag na ano, Yabby tubo ba yun? Okay, ang vice grip naman, ang paggamit nyo sa exam, holding tool for ano, basta holding for ano, gripping. Vice grip. Kaya nga tinatawag na vice grip eh. Pipe wrench. What do you call the person who installs fixtures and apparatus convey supply in a building to dispose discharge of water waste? Ito, napaka-basic na question. So, you have to answer it. Napaka-basic na question na ganito. Ano sa tingin yung tama sagot dito? Pa-favor naman ako. Paki-like and subscribe ng ano ng Facebook at ng YouTube channel ko. Clear? Ito naman yung ma-request ko sa inyo, paki-subscribe ng YouTube channel ko. What do you call a person? A plumber? Carpenter ba? Mason ba? Carpenter is the one ano sa mga kahoy ito. So, mason is sa mga simento. Automatic yung all of the above. Once na mali yung ano, ito kasi sa test taking, once na mali yung ano, yung isa dyan, kapag may all of the above, automatic mali na yan. Okay? Plumber, yung tama sagot dito. Letter A. Basic na mga question ganito. Ganito, kung ganito lang sana yung ano, thank you po ma'am Gracie. Kung ganito lang yung mga question sa board exam, sino po may GCBD po ba? Add nyo si Sir, ano, si Sir Ronel Ricarder. Plumber. It refers to the most ko ano sinabi ko na most commonly used plastic pipe in water fixture installations. Yung styrene rubber and plastic SR, parang hindi na ako familiar diyan. Chlorinated polyvinyl chloride or CPVC. PE pipe ba? Hindi. Ano tingin niyo tama sagot dito? Sinabi ko na. I like that. Ma'am Moana, Sir Ma'am Sylvia, Ma'am Gracie, Ma'am Sir Jomari, tama yung mga sagot nyo. Letter A. Sorry kanina. Very sorry. Talaga sa mali ko kanina sana na-highlight. Oh, sorry. May sagot na. So what is the size of a septic tank is ideal in a family with a 6 members? So, 1.3 cubic. Ang pagbasa niyan is cubic meters. Cubic meters. Eto, screenshot niyo na lang. Clear? Clear na ba? Screenshot niyo? Okay pa, subscribe niyo naman ako sa YouTube channel kung malapit na ako magkaroon ng 1,000 subscriber. Another, gusto ko lang kasi magkaroon ng 1,000. Ano yung feeling? Okay. What is the ideal size of pipe to be used to the soil pipe as provided by the National Plumbing Code? Pag sinabi mong soil pipe, ano sa tingin yung soil pipe? Yung soil pipe is free from fecal matter, largest pipe. Yung mga dumi ng tao, dyan ang gagaling. Pero pag waste pipe, walang fecal matter. Ibig sabihin ng fecal matter is dumi ng tao. Tandaan nyo yan, lumalabas yan sa ano. Ito po yung ano yung YouTube channel ko, ma'am. Teacher JL. Ganun din yung profile picture ko sa Facebook and YouTube is the same lang. Ano sa tingin niyo tama sagot diyan? Letter A ba or letter B?
Okay, sa tingin niyo anong tamang sagot dito? Ano sa tingin niyo ang tamang sagot dito? Okay, ang tamang sagot dito is letter A. Ito screenshot niya. Less than 3 or 75 mm. Tandaan niya. Zero, ni thank you po. Tandaan niyo, yung tamang sagot dito is not less than 3 or 75 mm. Sorry, mahinga yung ano pamangkin ko. A plumbing material that is used to connect the smaller pipe into a larger pipe. Hmm. Sinabi ko kanina din. Yung sinabi ko doon kanina. Yun yung ginagamit kapag malaki yung isa and maliit yung isa. So ano sa tingin yung tama sagot doon? Ito yung smaller, ito yung malaki. Elbow is 90 degrees. Automatic mali na. Yun. Connecting two parts. Two parts na ano, na the same sizes. So, yung T naman, is letter T lang talaga. So, automatic by elimination technique, lagi kong sinasabi, ganun kayo dapat mag-answer sa board exam. Kung in that way, baka magaya kasi sa akin ng high rater. But, joke lang. Kalen ba? Hindi. Okay, tandaan nyo, reducer yung tama sagot dito. You have to answer the board exam na may, ano, merong common sense. Merong, ano, I don't want na magyabang. At gusto ko lang talaga na yung atake nyo sa board exam is very, very, ano, very, very, lethal. Talagang yung may purpose yung pag-attack mo ng question. Hindi pwedeng attack ka lang ng attack ng question. Hindi ka yung, ano, yung babae kasi magaling mahanap ng mali. Kaya ngayon mataas yung mga rating ng babae kasi because they find ano, always the mistakes. Magaling yan. Diba? Comment nga kayo if magaling kayo, mga babae kayo. Ma'am Jerilyn, Ma'am Gracia, Ma'am Jerilyn, Ma'am Queenie, Ma'am Sylvia. Tama po ba? Magaling kayo? Okay, the plumbing code. Okay. The following art statements are required by the National Plumbing Code except magaling ba yung ano, maghanap ng mali yung mga babae? Ma'am Gracia, Ma'am Jerilyn, ano sa tingin nyo? Galing maghanap ng mali. Kahit ngayon talaga, no? Pero, tandaan ko lang sa inyo, sabi ko sa inyo, kung meron sa inyo na ganam, nagsasabi na ano, na negative way, or mga hindi kayo na motivate, or na dinadistract kayo, never mind, ignore them. Pag ano, pag pumasa kayo sa boards, yun yung mga sinabi sa akin eh, yung negative, yung mga sinasabi ng mga relatives ko. Pero, after ng exam, nung pumasa ako, natahimik na lang sila kasi. Wala na silang masabi. Hindi naman ako sumayabang, pero you have to humble yourself. Slow down. Ignore them. Ang mali sa statement na ito, ano sa tingin nyo? The following excepts are required by the National Plumbing Code, except all pipe must be fitted well and tightly connected. Automatic, tama na to. Very positive yung, ano, very positive yung sagot dito. Ito pa, technique sa board exam. Ano ba? 3 versus 1 method. Ano ba yung ibig sabihin ng 3 versus 1? Kapag tatlo yung positive, isang negative, automatic. Yun yung tama sagot. Kapag tatlong negative, isang positive. Magtaka ka na. Baka yun yung tama sagot. Letter D. There should not be ventilation to avoid exposure from the... ito. Letter D yung tama sagot dito. Kasi yung A, B, and C is puro positive yan. Tandaan nyo yan. Lagi kong sinasabi. Ibig sabihin ng ventilation is merong circulation na nangyayari dyan. Meron talagang tinatawag na vent pipe. Tandaan nyo ha. Meron circulation ng vent pipe. So, letter D is mali.
nagmali lang sa mga statement na to is there should be no. Dapat there should be ano. Clear? Letter D. Which of the following statements refer to a good waste pipe installation? Ano sa tingin niyo tamang sagot dito? Hanapin ko yung ano yung question kanina. Yung fitted with a male cap adapter, automatic cap yung isagot nyo. Fitted with a male, ano? Fitted with a male adapter, cap yung tamang sagot dun. Clear? Hindi plug. Fitted with a male cap adapter is cap. Okay, sulat ko na lang ha. Tandaan nyo ha. Fitted with the male adapter. Kasi male na siya eh. Male na siya. So, hindi pwedeng female pa ilagay mo. Dapat ilagay mo na yung cap to secure, to prevent, or to seal. Cap. Okay, ang tama sagot dito is letter D. Tama po yung masagot niyo, letter D. Which are not true about the standard based on the Republic Act 1378 or which is known the plumbing law. May, ito may statement na nagmali dito. Between A, B, C, or D ba? Ano sa tingin niya tama sagot dito? Water closet ba? Letter C ba? Letter C? Ano sa tingin niyo tama sagot dito? Okay, ang tamang sagot dito is letter B. Kasi dapat minimum quantity of water consistent and performs cleaning. Letter B. Okay, ang mali dyan is minimum sana. Which is among the best described the toilet bowl? Ano sa tingin yung tamang sagot dito? Okay, the box type compartment holding the water. Letter B. Hindi pwedeng letter A. Tandaan nyo ha, letter B. Water that is safe for drinking the water in personal use. 28 is very basic na question. Between B, C, and D is mali yung tama sagot dyan.
Okay? Ang tamang sagot dito is potable. Please give time. Nagbasa pa lang ako. Okay, wala namang ano kasi sir eh. Please give time. Nagbasa pa lang ako. May sagot na agad. Sorry. Sorry po sir. Hindi kasi, minsan kasi nagmamadali ako talaga kasi wala namang sumasagot. Shout out kay Sir Dexter. Ito yung pinaka-idol ko talaga. Idol ko si Sir Dexter. Sorry ah. Sorry Sir Dave Daniel. Kasi, minsan talaga magmabilis ako. Kasi, meron talagang time na hindi sumasagot yung mga students. So, potable water is the safe for drinking. Ito, screenshot nyo. Potable water. Mas safe yung potable water. Purified hindi. Okay, although naman ano, screenshot nyo ito. Potable na yan eh. Damwal, sir ba? Which pipe is the largest which all other drain? Which all pipes drain? Sinabi ko na kanina. By elimination technique sa board exam, P-pipe. Ang waste pipe o yung waste pipe na yan is ginagamit yan free from fecal matter. Oh, okay. Yung soil pipe is may dumi ng tao or may fecal matter. Ibig sabihin yan, magkaiba yung ano. Tandaan yan, magkaiba yan. Magkaiba yung soil pipe and the waste pipe. Tandaan nyo ha, soil pipe is ginagamit sa sa may CR. And then, waste pipe naman is except lang talaga sa fecal matter. Soil pipe. Okay, tama yung sagot ni sir. Magaling si Sir Dexter. Okay, soil pipe ang tamang sagot dito. Tama, thank you. Thank you. Tama yung mga sagot nyo, letter B. Okay. So, all pa send ng star, sir, no? Wala na akong load na bukas. Puputulan na ng wifi. Naload ko lang kanina ito ng 100. Sponsor naman, Lex. Gusto ko sana i-discuss yung mga mathematical solving sa stream. Kasi StreamYard, kaso lang, hindi pwedeng merong pen sa free na StreamYard. Kasi magbabayad ka ng tinatawag na premium. Guys, thank you, sir. Thank you, Sir Dexter, sa support. Okay. Tandaan yung soil pipe is, sabihin na natin dumi ng tao, largest pipe. Tandaan nyo, huwag kayo malito na lumabas na sa board exam. Bent pipe is hangin yan, circulation. Kapag bent pipe, circulation, hangin yan. Napaka-important ng tinatawag na bent pipe. Big time na yan si Sir Dexter, malaki ano, big time na yan si Sir Dexter. P-traps naman, mayroon tinatawag niya kapag may nakita kayo ng sewer gases, automatic P-trap ang isagot niya. P-trap, ang sewer gases, ibig sabihin niya, yung sewer gases is yan yung toxic and non-toxic substance sa mga drainage niyo or sa mga toilet clogs niyo. Yun yung ibig sabihin ng sewer gases. Yung mga dumi sa ilalim ng mga drainage niyo as mga sa may fixture niyan. Tandaan nyo yan ha, sewer gases, pag sewer gases, matic, automatic, P-trap. Ang waste pipe, except lang talaga sa fecal matter. Lahat ng dumi, pero except lang sa tinatawag na fecal matter. Ibig sabihin ng fecal matter, paulit-ulit ko na sasabihin sa inyo, yung dumi ng tao. Which tool is used for gripping the large pipe and irregular objects? Large pipe. Ano sa tingin nyo? Thank you po Sir Dave J niya na kasi sa sunod, take time po na lang ano. Thank you po. Ano sa tingin nyo yung tamang sagot dito? Which plumbing tool is used? Adjustable wrench ba? Yung adjustable wrench, yun hindi yan pwede.
large object na kasi eh. Malaki na yung ano, tensile strength na gagamitin na dito. Strap wrench hindi rin pwede. Hindi. Think of another between C and D. Mali yung ano, mali yung adjustable. Ay, between B and D yung tama sagot dito. Adjustable wrench mali. Strap wrench, talaga may strap yan. Kaya tinatawag na strap wrench. Patingin nyo. Okay, ang tamang sagot dito is, okay? Ang tamang sagot dito is chain wrench. Mas malakas yung tensile strength sa tinatawag na chain wrench. Chain wrench. Ang adjustable is pangmaliitan ng ito. Yung mga gusto mo na mag-adjust ng mga sizes ng mga 16 to 14 to 31 ng mga large ano ng mga large bolts, ito yung gamitin mo, adjustable wrench. Ang adjustable wrench, by the word itself, na adjust mo yung ano, yung opening ng pagkagat ng ano ng mga bolts. So kaya by the word itself, adjustable, yun yung na-discover na ano, yun yung pinangalan sa kanya, kaya nga adjustable. Tama po, sir. Tama po, Sir Dexter. Yung chain pack, malakihan yan. Nakakita na ako ng ganito. Mas malaki yung ano, pwersa na, ano, na kaya ng, ano, ng chain pipe wrench. Yung strap wrench, actually, hindi pa ako talaga nakakita ng tinatawag na strap wrench. Pero I don't know kung saan ba talaga specific na ginagamit yung strap wrench. And then, yung pipe wrench or tinatawag na yabby tubo. Kapag walang pipe wrench, automatic, pwede mo isagot yung steel zone wrench. Okay? Dito na siguro nag-i-end yung live discussion ko. So, mga question kayo, class. Clarification na gustong itanong sa board exam. And thank you po, Sir Dex. Thank you talaga. Okay, so any question, clarification. Sorry yung mali ko kanina dito. I-correct ko agad kasi I don't want na ano, pretend na alam ko yung lahat ng bagay. Mali yung sagot ko dito kanina. Mali yung na-highlight ko kasi sobrang bilis ko na burnout. Ilang beses ng burnout. Parang. Di na tumakas. Hindi plug kasi kapag sinabi mong plug mali yung plug kasi is ano dito itsura ng plug oh. Plug hindi kasi male na eh male to male hindi pwede dapat may opposite ito okay ito na lang yung ilalagay mo dito kapag male yung end niya ito yung ilagay mo cap okay cap. Cap yung tamang sagot dyan. Tandaan nyo ha, cap. So, any question? Baka may sponsor kayo ng GCash. Ito sir, oh, mali ko sir. Oh. Mali yung na-highlight ko. Ito. Yung nakalagay dyan kanina, nasa live din ako kanina ni Sir Dex. Okay. Magaling yan si Sir Dex. Yan yung nagtulong sa akin na mataas na rating. Okay? Sana bigyan niyo naman ako ng baka may stars kayo class bigyan niyo naman ako hindi gusto ko sana mag live bukas kaso ano ba yung ano yung mga offers na data sa ano sa talk and text okay. Ano ba yung ano, Sir G? Dali. Hayan ay, hayan ay. Dali.
na naging kumukulit tuwing gabi. Yapon? Ano yapon? Uyank na. Oo. Okay. Uyank na sa ano? Oo. Hey, hi. By the way, class, siguro between August and September, malakalakan na lang yung, ano, yung pag-discuss ko kasi ako tulong ko lang naman sa inyo ito eh. Hindi naman ako mag-take ng board exam, pero yung fulfillment ko kasi na ano, yung passion ko for teaching. Yung tinatawag na passion for teaching is gusto ko talaga na ano, na i-enhance yung aking tinatawag na speaking skills. I know for myself na hindi ako talaga magaling. Hindi ako talaga magiging kagaya ng expert ni Sir, no, ni Sir Dexter. Magaling Sir Dexter. Mga ni Sir Melvin, yung mga level na ganyan. Pero ako, willing naman ako magtulong sa, ano, sa mga students. Okay? Siguro, ano, if magtuturo na ako, siguro between August and September, busy na ako talaga. Pero I will take time. I will take time na mag-teach sa inyo. At least two sessions per week. Free lang. Hey, thank you sa support, Sir Dex, and sa mga students. Thank you talaga. Salamat. Ay, may question kayo or clarification na gustong ano? Na gustong... Okay, tama po, Sir. Sir Cap yung sagot, Sir. Ano, Sir? Binasa ko kasi yung... Sir. Puro kasi mail eh. Mail na kasi yung end eh. So, we have to, ano, lagyan na lang ng cap. Pero kung female yon. Pero pwede talagang isagot yung ano, yung tinatawag na plug. Tama po, Sir. Thank you po, Sir. Sama. Okay? And paano naman po? Patulong naman pa-subscribe ng YouTube channel ko. Ang galing yan si Sir Dex. Number one ko niya. Kahit ano, kahit hindi niya pa ako student, si Sir Dex, ah. Siguro tinutulungan niya na ako. Hindi niya nga ako ano, tinatawag doon. Hindi niya nga student. Kahit tanungin niya si Sir Dex, hindi niya ako student, pero tinulungan niya talaga ako. Note kayo kayo, no? Kayo si Sir Melvin, magaling si Sir Melvin. Kahit ano, hindi na kayo mag-review center. Panoorin niyo lang dalawa na 'yan. 'Yun yung ano, combination talaga sa board exam. Automatic pag sila yung i-trust mo. Matik, mataas na yung rating mo. Diba, sir? Okay, clarification sa ano, sa ano na ito. Paki-subscribe ng YouTube channel ko. Thank you and God bless. Ito pa ang sinabi kasi sa akin yan, ni coach ko class nung basta magti-take ka ng board exam hindi ka agad sasagot ng ano ng tamang sagot, you have to answer the question, hanapin mo yung mali, and kapag hindi mo talaga alam yung question, sabi ni Sir Dex, you have to research. Ako nga kasi kahit lecturer na ako, nakakamali ako. Minsan kasi sobrang bilis ko magsalita and sobrang bilis ko mag-type ng ano ng question. Mali yun na highlight ko. And I understand naman yon na part naman ng learning yon. Ako pag mali ako, pinapost ko agad na mali ako. Accept na ano, Sir Dave, message mo ako, Sir Dave, baka ano, baka matulungan kita. You have to understand the self about. You have to be humble. Tama po yung sabi niya, sir. Dear, any question, clarification? Nag-start din ako class sa zero, third year pa ako, nagre-review na ako. Kaya hindi ako nahirapan sa ano sa Prof. Ed and Genet. Doon na ako nahirapan sa ano sa TLE. Kasi ang TLE, hindi ko na-expect na trainer's methodology yung ano gagawing exam eh. Sa ano kasi, sa tinatawag na table of specification, nakalagay doon is 5%. So only 5 to 8 items. Pero nung lumabas sa board exam, 90 items. So na-surprise ako. And that time, may discussion about trainer's methodology. So absent pa ako ng isang araw. So doon ako na nagulat. And doon pa lumabas. Alam ko talaga na ano na Gen Ed and Prof Ed
maliit na yung mga ano, mistakes ko doon. Konpante naman ako kay Sir Melvin eh. Magaling naman yun. So, goodbye class and thank you. Thank you for ano, this discussion na ito. Okay? Any question, clarification, bago mag-end? Wala na ba? Okay? Say bye-bye na tayo. Bye-bye na tayo. Bye-bye na. Bye-bye na. Goodbye. Okay, goodbye. Good night. And ano baka, tomorrow, if may matapos ako na slides, magle-lecture ako. Goodbye class and thank you.